good morning. Welcome back to my channel. So, ngayon gagawa ako ng manok na may lalagyan ko siya ng orange. So, ngayon hihiwain ko na muna yung manok. I-prepare ko para sa ras. ito na naman ako sa ano ko. Hindi siya masyadong ano eh, kasi nahirapan ako nga mag-ano ng video. So, hihiwain ko lang ito guys ang manok para sa dapat i-prepare kasi siya muna eh. So, tingnan nyo guys. So, ayan guys. Dito kasi pag maglilinis ako nito ng manok, ano siya, tinatanggalan ko siya ng balat kasi ayaw nila ng balat. So, ikakat ko siya na small. Dapat ganito lang siya. Yung legs, ikakat mo siya ng 2 pieces yung legs. Tapos, anuhin mo siya guys. Ikakat ng ganito. Yan. So, pagkatapos ko nitong i-prepare, ilagyan ko muna siya ng lemon at saka salt. Tapos, kung ilib ko muna siya ng almost 10 minutes para mawala yung lamsa. Hello guys, ito na siya. Natapos ko nang linisin ang manok. So, kailangan ko siyang lagyan ng salt. Bali, imamarinate ko muna siya ng almost 20 minutes para mawala yung lansa niya. So, pero hindi pa to siya talagang idediretso luto. Huhugasan ko pa to pagkatapos ko siyang imarinate. Huhugasan ko pa siya. Tapos, lagyan ko siya nito. Yung kurkong. Parang tinatawag ni sa atin ata yung parang kalawag ba. Tapos lagyan ko siya ng lemon. Lemon, i-ano ko siya muna. I-marinate ko muna siya. Kasi, pagkatapos ko nito, i-prepare ko na yung mga ingredients ko. Ayan. Marami siyang nilagay ko, no? Kasi mamarinate ko pa nga siya. So, imimix ko lang siya. Ilig pa siya muna guys ha. Hindi pa siya talagang totaling ididiretsyong lutuin. Kasi nga, kailangan muna bali siya, ang flavor niya nito mamaya, yung may orange. Lagyan ko siya ng orange. Yan. Marinate ko siya. Para malasa yung manok. Marinate ko muna siya. Tapos pagkatapos mamaya, huhugasan ko siya ha. Tapos nalagyan ko siya ng bawang para yung amoy ng yung lansa ng ano mawala talaga siya. Kahit ilang ulo lang ng bawang guys nilagyan ko siya. So pasensya na kayo, mayroon minsan sa mga video ko hindi ko matapos-tapos ang ano kasi minsan nagmamadali ako at saka mahirap mag-video na ikaw lang mag-isa nang mag-video pero siyempre. Susunod na ano, gusto ko ngang ano eh, gusto ko na naman yung makauwi na ako ba para makagawa din ako yung mga adventure ko na video. Simple ngayon, nandito ako sa Middle East, nagtatrabaho pa ako. So, about sa cooking muna. So, I hope guys, abangan nyo yan. Punta ako sa iba't ibang lugar. Pag nakabakasyon na ako, punta ako. Tingnan nyo to guys. Ayan. Ayan, ililip ko lang muna siya. 20 minutes or ilang ayan, tingnan nyo siya. Ito na siya. Lilib ko lang muna siya guys ha. So guys, mag-prepare ako ng sibuyas. So, hihiwain ko tong sibuyas kasi dapat mag-prepare ako ng sibuyas kasi separate siya eh. Separate siya sa lutuin. Ano siya? Mamaya itapping siya sa manok. Kailangan ko lang hiwain to. Tapos saka ko i-prepare ang orange. Hello guys, tapos mag-add ako nito. Naiyak ako sa sibuyas na iniwa ko. I-add ko to. I-add ko pa to siya. Isa pa to sa mga ingredients na ilalagay ko sa aking manok with orange.
tapos maggagawa na ako ng juice na orange. Kailangan kong maggawa ng 1 glass of orange juice. Freeze ha. Hello guys, ito na siya, ay yung balat niya nito, ihahalo ko siya mamaya, tapos yung juice niya, kailangan makakuha ako ng 1 glass na juice, pero ito kunti lang, hindi naman marami ang kukunin ko dito, kunti lang siya, ihalo ko sa loto, sa manok mamaya, ayan siya, mga ganyan lang siya guys, kunti lang talaga siya, tapos ito, kinuha ko na yung balat niya, di ba? Kukunin ko yung juice niya. Mayroon naman kaming para sa juice, para gumawa ng ano, pero ginawa ko na lang siyang mano-mano. Tinanggal ko lang to. Yan. Kailangan ko lang magkuha ng 1 glass na freeze na ng juice. Pero nakakuha na ako ng balat ha. Huwag naman masyadong marami kasi yung balat, hindi naman siya ano, yung importante yung juice niya. Tingnan niyo guys. Kailangan ko ng 1 glass para sa ayan na guys, nakagawa na ko ng freeze na orange, 1 glass. Yan, kailangan yan ilagay ko mamaya sa manok. Tapos ito yung balat niya. Tapos ito yung kusbura. Tsaka ito na rin yung sibuyas. Pero ito piprituhin ko to. Bali, gawin ko siyang ipabrown ko siya. So, ready ko na to. Piprito ko na muna yung sibuyas, guys. Ito guys, so tingnan nyo to guys. Inalagay ko siya. Kailangan ko siyang pabrown. Ipabrown ko muna yung sibuyas. Kasi mamaya sipirit yun siya sa lulutuin kong ano. Tapos ngayon, igigisa ko na muna yung manok. So guys, umabot na siya ng 20 minutes na something. Kaya hugasan ko na yung manok. Hugasan pa ko siya. Di ba minarinate ko na siya. Pero kailangan ko siyang hugasan para tanggal na yung hugasan ko pa siya guys. So ganito ka yung paggawa. Pagluluto nito. Kailangan talaga malinis siya eh. Hindi pwedeng So hugasan ko na siya. Tapos igigisa. Gasan ko siya kasi maalat eh. Nanood na ko yung asin eh. Tapos nanood na ko yung lansa ng ano. Natanggap na ko yung yan. Tapos ko na siya. So guys, ayan na. Tapos ko na siya gasan ng manok. Abang pinipito ko yung sibuyas. Ayan. Kailangan lang siya mag-golden brown. No? So, ayan manok. Tapos ko na gasan. So, magigisa na ako ngayon. Igigisa ko na yung manok. Kasi para ilagay ko na yung ibang ingredients. So guys, sa mga nagtatanong sa akin na hindi daw nila naisigamitan yung mga ingredients. So ito kasi yung ginagawa kong pagkain sa ngayon ay Arabic food. So pwede naman gumawa ng ganitong way, pero yun ang gagamitin yung sahog. Yung sahog lang natin. Pwede naman yun eh. Depende naman yun kasi ito yung sinishare ko lang sa ngayon, ito yung ginagawa ko dito is ang Arabic food. Pagkana pa ko yung edition pa ako ng pag-o-blog. So, ayan guys, tingnan nyo. Nakikita nyo, nag-promise siya. So, ihuhulog ko na yung manok. So, ayan guys, nalagay ko na siya lahat. Ikalabasin lang muna natin yung tubig ng manok. So, nakaprepare na rin yung yan, ang susunod kong ilagay. Tapos yan, yung orange. Tapos yung orange na liquid. So, ayusin ko muna. Ayan na guys. Kung makikita nyo, nalagyan ko na ng lahat ng mga seasonings. Hindi ko siya nakuha ng ano kasi nahirapan akong mag-video. So, naano ko na siya. Ihalo ko na lang siya. Tapos mamaya isusulat ko na lang doon sa video ko kung ano ang nilagay kong ingredients para sa mga nandito na nagtatrabaho, gusto din makuha ng simple tips kung paano magluto ng Arabic food. So, ayan na siya guys. Haluin ko lang siya na mabuti.
So kailangan mo muna siyang palabasin yung ano nang manok pa, nuutin talaga yung amoy, takpan muna natin. So dito na ako sa pinapabrown ko na sibuyas. Ayan. Ayan ang sibuyas. So ayan na guys, tatanggalin ko na siya. Ganyan lang siya dapat, oh. Ayan. Hindi siya sunog, ha? Dapat yung golden brown lang siya. Mamaya ilalagay natin sa ano. Ayan. Bali, ilig ko muna siya. Ilig ko siya mamaya. Itatoppings ko to kasama yung kanin. So guys, ilalagay ko na yung dahon kanina na inano ko. Ayan. Ginawa kong dahon. Tapos ilalagay ko na rin yung orange na inanong ko kanina guys. So ito yung pinaka-importante kasi dahil orange flavor yung manok na lulutuin natin na may kanin. So dapat ilagay ko to yung 1 glass of juice. Ayan. So nakikita nyo guys yan ang lahat ng so pagkatapos ko yan siyang maluto, pag naluto na yung manok, ililid ko muna siya. Kasi gagawa ko dapat ng kanin. Kasi kanin yung kasama niyan eh. So, ayan na yung sibuyas. Natapos ko na siyang iprito. Kailangan yan mamaya. Mamaya pa yan siya kasi kasama siya ng kanin. So, puputulin ko na muna ang ating video guys. So, I hope nag-enjoy kayo. Isusulat ko na lang mamaya yung mga ingredients. At saka yung finish na pagkain na nagawa ko. So, I hope nag-enjoy guys sa aking video ngayong umaga sa simple tips sa paggawa ng kanin na may orange. So, sa mga OFW na nandito ngayon sa Middle East, pwede nyong gawin din yan sa mga amo nyo kung gusto nyo ang panibagong simple tips sa paggawa ng biryani na chicken naman with orange. So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share my YouTube channel. At maraming maraming salamat sa pagpanood sa aking video. So, hindi pa naman ako matagal sa pag-YouTube pero I try my best guys na makapag-upload ng more on video. So, maraming maraming salamat. I hope nag-enjoy kayo. Bye-bye. See you for our next video.